sa mga kamani magnet, narito na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid na maaaring makatulong sa mga taong laging said, laging nauubusan o laging walang pera. Isa ka ba sa tinutukoy ko? Isa ka ba sa taong laging walang kapera-pera? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Marami sila. Pero sabi ko nga, kahit pamasaid o maubusan ka ng pera, tulungan mo ang iyong sarili at huwag kang magmukmok, huwag kang umiyak, dahil kung palagi mong gagawin sa buhay mo yan, magkaka-anxiety at depression ka lang, ikaw lang rin din ang mahihirapan. Kung ano man ang pinagdadaanan mo sa ngayon, maaari mo namang ibahagi sa atin yan. Ibahagi mo ang lahat ng iyong pakiramdam at maaari nating isama sa ating mga dasalin. Hindi man ako makapag-comment sa lahat ng mensahe nyo, panigurado namang ang lahat ng dasalin at hilingin mo ay naisasama natin sa ating mga ritual prayers. Na sa kahit paano paraan, gagaang ang pakiramdam kapag naisasama natin ang inyong mga dasalin. At ito pa ang isang bagay na pwede nating tulungan ng ating sarili na gumawa ng isang pampaswerte ritual para umusbong ang kaginhawaan sa ating buhay. Alam mo ka, Money Magnet, kung ikaw ay mahirap ngayon, huwag mong iisipin na habang buhay ka ng mahirap. Kung naghihirap ka ngayon, darating din ang araw at bagong umaga para sa'yo. Patuloy ka lang magsumikap. Patuloy mo lang tuparin ang iyong mga pangarap. Kung dumadaan ka sa napakahirap na sitwasyon, okay lang yan. Ibig sabihin, malapit ka na at malapit mo nang matumbok ang pangarap mo. Huwag ka lang susuko dahil the moment na sumuko ka na, yun na yung katapusan ng lahat. Sabi ko nga, ngayon pinagdadaanan mo yung kahirapan. Ngayon pinagdadaanan mo yung kagipitan. Pero kapag nagpatuloy ka sa pagsusumikap, maaari mong baguhin ang takbo ng iyong buhay. Basta't mag-isip ka lang ng positibo, huwag mong kaawaan ang sarili mo. Dahil kapag pinag-iisip mo sa sarili mo na kawawa ka, hindi po yan makakatulong. Mas lalo mo lang dinadown ang sarili mo. Mas lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Eh ano naman kung wala kang pera? Marami ka namang pwedeng gawin para magkapera. Pwede kang magsumika, pwede kang magtrabaho, at pwede kang gumawa ng maraming solusyon. Kaya kung wala kang pera ngayon, huwag kang magmukmuk, huwag kang umiyak sa isang tabi. Gawa natin yan ang solusyon. At pwede mo ring samahan ng isang pampaswerte na maaaring makatulong para akitin natin ang swerte sa buhay natin. Sasabihin natin na luya lang to, luya na may kuntil. Pero alam mo ba, Kamani Magnet, ang kuntil ng luya ay isang representante o halimbawa ng usbong ng bagong pag-asa. Usbong kasi yan ng luya. Alam nyo ba, habang may usbong ang luya, may swerteng darating sa buhay mo. Parang ikaw, kung ngayon wala ka ng pag-asa, pero wag na wag mong iisipin na talunan ka. Dahil uusbong din ang bagong pag-asa at makikita mo, mababago rin ang takbo ng buhay mo. Basta't manatili kang positibo at kumikilos at matutupad mo ang pangarap mo. Sabi ko nga, ang usbong ng luya o kuntil ng luya ay kukuhain mo lang na katulad nito. Ayan. So kung meron kayong luya sa bahay nyo at wala naman siyang usbong, ilagay mo lang yan sa kusina at kusa po siyang magkakaroon ng kuntil o usbong. At pag meron na po, kumuha po kayo ng bulak, ang gagawin nyo lang po ay ibabalot lamang po natin tong kuntil ng luya. Ibabalot lamang po natin sa bulak. Kasi alam nyo po ba na ang bulak ay nagbibigay din po yan ng kagaanan ng buhay. Ayan po ha. Kasi ang bulak po ay nagbibigay ng kagaanan ng buhay. At ang usbong ng luya naman ay nagbibigay ng usbong ng bagong pag-asa. At habang tubo-tubo yung usbong ng luya na yan, at habang lumalaki yan, lumalaki rin yung tagumpay mo sa buhay. Kaya't magtanim ka ng luya, habang lumalaki yung luya, lumalaki rin ang tagumpay at pag-asa mong magtagumpay sa buhay. Ito nga, nandito na yung usbong o kuntil ng luya sa loob ng bulak. Bakit ba natin kailangang ibalot sa bulak? Ang bulak kasi ay nagbibigay ng pakiramdam na magaang at buhay na magaang. Habang nandyan yung usbong ng luya sa loob, yung pagkuha natin sa pangarap natin ay magiging magaang lamang.
So, paano naman to magbibigay sa inyo ng blessing? Ito po kasi ay magsisilbing anting-anting na pwede mong dalhin sa bag mo. Pwede mong ilagay sa bag mo yan kung saan ka magpunta. Kapag dala mo yan, parang lahat ng transaksyon na meron ka, makikita mo, magtatagumpay ka. Kung meron kang trabaho at meron kang promotion at meron ka nito, makikita mo, makukuha mo yung promotion na yon. Proven na yan sa akin dahil tuwing meron akong pupuntahan na promotion, dala-dala ko yan. Hindi po ako nabigo kahit kailan pa man. Isa pang pwede mong gawin dito, kung gusto mo namang dumaloy ang maraming pera sa pitaka mo, ilagay mo lang po ito sa pitaka mo. Makikita mo po na yung pitaka mo na laging nasasait, laging nauubusan, bigla na lang nagkakalaman. Pero walang milagro po ha, siyempre kailangan mo magtrabaho, pero magugulat ka na yung pagtatrabaho mo na yan, biglang may blessing na dumadating sa buhay mo. Nagiging magaan, gawa ng yung usbong ay nandito sa loob ng bulak. At pwede mo rin niyang ilagay sa ilalim ng unan mo. Habang natutulog ka naman, nasa ilalim ng unan mo yan, napapanaginipan mo yung mga pangarap mo, nagsusumikap ka ng gusto, at mas matutupad mo po yung bagay na yun kasi mas ina-attract mo at mas minomotivate mo yung sarili mo. So pwede kang mamili kung saan mo siya pwedeng ilagay. Sa bag ba? Sa pitaka ba? O mas gusto mo sa ilalim ng unan? Ano ba ang gusto mong mas mangyari? Yung swerte ay daladala mo? Yung swerte ay pumasok sa pitaka mo? O yung swerte ay mapaniginipan mo at mas lalo kang mamotivate at mangyari yung pangarap mo? Ikaw nang bahalang mamili kung saan mo to pwedeng ilagay o gustong ilagay. Bag, pitaka, o kaya naman sa ilalim ng unan. Pero kahit saan mo man to ilagay, ay talagang magbibigay ito sa iyo ng kaswertihan. At isa pa nga, kamani magnet. Gagawin mo to ng Tuesday o Friday, yan kasi yung pinaka-the best na gumawa ng ritual. At palagi ko rin sinasabi na may pangpaswerteng ritual, palagi po yung dadasalan bago nyo po ito ilagay sa kung saan man. At higit sa lahat, walang problema kahit anong oras nyo gawin, walang problema basta't ang hang mahalaga, gawin mo to para makapagsimula na ang pasok ng blessing at swerte sa buhay mo. Dahil sasabihin natin na luya lang yan, pero ang hindi natin alam, ito'y naghahatak o nagmamagnet ng swerte patungo sa iyong buhay. Kaya magugulat ka na lang at naa-attract mo yung swerte. Paulit-ulit kang sineswerte. Magugulat din yung mga tao sa paligid mo, bakit ikaw para kang pinahalaga? Anak na sinuswerte talaga. Kasi nga, gumawa ka ng isang bagay para hatakin ang swerte sa buhay mo. At ito nga yung paggamit ng kuntil ng luya na ipinalot natin sa bulak. At yun nga ka Money Magnet, ang pangpaswerte ritual natin sa araw na to. Tandaan na ito ay magsisilbing gabay lamang, manatili kang nananalig kumikilos para tayo ay magtagumpay. Thank you very much!